Nauwi sa pagkakakulong ang pag-online content ng isang banyagang vlogger matapos umano niyang halayin ang isang menor de edad na isinama niya sa isang 24-hour jowa challenge. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa akin ang Galit ang 17 anyos na babaeng ito sa isang German national na vlogger. Sumbong ng biktima sa Muntinlupa Police. Kinumbinsi siya ng suspect na sumunod sa kanyang script para sa 24-hour jowa challenge na pang-content sa social media nito. Pero laking gulat niya raw nang lumabas na nagmukha siyang isang pickup girl. Alam po ng suspect na ang ating victim ay 17 years old. Kaya nga lang po, for the purpose ng kanilang content, sinabihan niya na magpanggap siya na 18 years old. Nung in-upload ng suspect itong ginawa nila, nakita niya na iba yung in-upload niya sa social media. At dito po, makikita natin na yung biktima ay nagmumukha po siyang isang pickup girl. Naiyak na lang po ako nun kasi hindi ko naman po alam na ganun yung gagawin niya eh. Ang akala ko lang po yung content namin, 24 hours jowa challenge, tapos ganun po pala. Lumabas pa sa pag-usuri na may pangahali na naganap laban sa isang minor de edad. Base din po sa kwento at saka sa medical findings ng ating hospital, lumalabas po na mayroon pong pangahali na nangyari. Pero depensa ng suspect, wala raw siyang ginagawang masama sa kanyang vlog. At hindi raw niya alam na minor de edad ang babae. I didn't do anything to her. Doing something with an 18 years old is not bawal. It's not bawal. Only if minor, diba? If I know that she's minor, I would never, ever, ever agree to her. Never, ever. Because I'm a good guy. I'm a bait guy. Dahil sa ginawa ng dayuhang vlogger, sabi ng pamanuan ng Muntinlupa LGU. Ang aking panawagan sa City Council na i-declare na persona non grata itong individual na ito. Dahil yung mga ginawa niya o yung ginawa niya doon sa isang Muntinlupa citizen, no? Hindi lang naka-offend sa isang tao, which is the victim, but the entire city. No? Na-portray niya yung city na as if haven ito ng prostitution. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Photo and Voyeurism Act at rape ang dayuhan na nakakulong sa Muntinlupa Police Station. Napag-alaman din ayon sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration na overstaying na raw si Masal at nag-expire na ang kanyang visa noon pang 2019. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.